What is up mga brother? Welcome sa Ecomoto. And for today's video, ire-review natin ang nakababatang kapatid ni CB500X. At ito ang Honda CB150X. Yon. At kasama natin ngayon, syempre ang may-ari. Yan, si King Serohe. Yan, maraming salamat sa pagpunta dito sa aming barangay Talahiban. Yan. So yun, umpisahan na natin sa harapan. So tara, ano bang mga napansin mo dito sa harapan ng CB150X? Napansin ko talaga sa kanya, ang bulky. Oo, ang lapad nga. Actually, nung pinarehistro ko to sa ATO, ako nagnirehistro eh. Ah. Yung mga guard, pagdating ko, salut sa akin. Pucha, akala siguro na big bike yung dalawa ko. Oo, kasi malapad. Malapad nga siya eh. Oh. Compared sa, well, it's a 150cc kasi mga brother, no? So, malapad siya for a 150cc. Maybe because hinahabol nga nila yung adventure look. Yung windscreen niya ba ay adjustable? Hindi. So, yan na yun. Fixed lang siya. Side mirrors? Side mirrors. Stock ba yan? Stock lang. Maganda naman. So, ang nilagay lang natin accessories dito. Ito, handguards. Tapos, crash guard. Ah, pati crash guard nilagay. So, hindi pa pala kasama. And then, syempre, Oxlite. Radiator guard. Ah, yes. Kasama din yan sa ano sa nilagay natin. Nice. Skid plate. Wala, stock yan. Stock, wow. So yung fender niya. So may beak siya, no? Talagang pag-adventure, may beak talaga. Correct. And malapad nga talaga siya. And sinong gumawa nitong ano, crash bar? Saan mo nabili? Sa marketplace lang? Sa marketplace lang nabili yan eh. Ganda, lalo siyang lumapad. Lumapad. Tsaka yung kulay niya, silver, no? Pero may available sila mga black. Meron. Black, red. Bagay sa kanyang black eh. How about yung front forks niya? Stock ba yan? Gold talaga? Oo. Kala mo naka-Olins ah. Kasi haba ng travel niya. So, imagine mo kapag nasa off-road ka. Sarap! Hindi mo ramdam. Hindi mo ramdam. Actually, dinala niya to sa bandang Tanay. Nag-off-road sila. Saan? Laiban. Yung tatawid ka na siyam na ilog. Wow. Ayun, papakita ko dito. Ayan. I-play natin dyan while we're talking about the suspension. Kasama niya yung wife niya doon. Yan. So, pag tinignan niyo yung gulong niya, no? I guess this is 100 by 80 by 17s, no? 100 by 80 tas 100. 17 inch yung mags. Kasi pag sinilip mo siya dito, nung unang kita ko parang ang sa payat ng mag wheels niya, akala ko, 'di ba usually pag adventure, mas malaki yung harap, 2119, 1917, ganyan. Ito, dahil payat yung harap, mukha na rin siyang malaki, no? Kasi nga yung sa likod is 130 by 70. Yan. Pero 17s din. Naka-mags. May version ba neto na naka-spoke wheels? Ah, wala. Kaya itong decals, tinanong ko sa kanya kung stock ba yan. Stock daw yan. Yung mga camo. Yan. Stock yan. Siyempre, Honda badge. Sticker. And yung color scheme niya, maganda. Parang mga XADV, di ba? Meron silang red, black, and silver scheme. Ganun siya. How about yung kanyang upuan, kamusta? Ang upuan niya, saka sa pillion. Komportable dito, pero sabi ng OBR ko, kapag matagal nang nag-ride, medyo nangangawit daw. No? So, di ko lang alam kung ano, dahil hindi naman siya sumasakit talaga ng motor eh. Oo. So, baka wala siya masyado comparison sa ibang motor. Ah, oo. Pero ako, first impression ko sa kanya, malapad. Malapad. Eh, medyo mataas siya kumpara sa ibang motor. Ano, ano kayang seat height nito? Well, sa ngayon naka-center stand siya. Pakibaba natin King para makita natin yung ano. Anong height mo, King? 5'7". So tingnan natin yung isang 5'7 na nakaupo, oo. Yan, so konting tip to lang, kayang-kaya, oh. Saktong-sakto kay King eh. Ayan. Ang size stand pala niya ito, sobrang baba. Napili mo, matutumba ka eh. Ah, oo nga, no? Pero, na-realize ko din, nung nag-off-road ako, okay pala na mababa yung size stand kasi never ka makakahanap ng pantay. Oo nga. So, maghahanap ka ng patagilid na ganon. Oo, tama. So, which tama, is, tama. Kaya pala ganon siguro, no? Kasi mga MX din, sobrang baba din ang size stand nun eh. Oo. So, tingnan naman, 5'7 ka, no? Oo. Tingnan natin ang isang 5'11. Kayang-kaya. Flatfoot, mga brother. Flatfoot tayo. So, syempre, swerte mo kung 5'11 ka, 6, no, hanggang 5'9 siguro or 5'8. Katulad ni King, 5'7 siya. Pero kung medyo siguro kinulang ka, like 5'4, kaya pa rin. Tipto mo lang, or 1,
one leg down kapag itibig. Tabasan nila yung seat. Ah, pwedeng tao. Sa bagay, pwede naman tabasan yung seat. Kaso sa comfort, comfort yun, kaya pa naman. Kaya pa naman ba? Problema sa suspension niya sa likod, hindi siya adjustable eh. Ah, pero yung harap ba? Adjust? Ah, hindi rin. Okay. Hindi siya tulad ng the usual big bike. I mean, well, hindi naman talaga siya. Oo, sa price point niya. Magkano nga ba to? Nabili ko siya na 167,900. 167,900. Isang variant lang siya? Yes, isang variant lang. Color lang lang nagkakaiba. Ah, anong mga available colors niya? Yung isa ay black naman. So black. Instead of red, all black. Pero may camouflage pa din. May camouflage pa din. Ayan, so saan na tayo? Sa likod, ito. Binili mo ba to? Yes, sir. Para sa top box na, di ko lang dala ngayon. Pero ito? Wala, ano ako rin. Ang stock niya dito, itong handrail, hindi rin. Hindi rin. Ano ah, wala siyang kasama. Yung handrail niya, pag ano lang, parang sungay. Yung the usual stock. Ah, so tinanggal yon. Pinalitan to, okay. Fabricated. Mm-hmm. Oh, well. So sa taillight, buksan natin yung ano. Wow, pag binreno, ano itsura? Oh, okay din ah, malakas. Signal light LED, nakita nyo naman. May hazard siya, wow may hazard. Pinalagyan ko na lang hazard. Ah, pinalagyan mo lang. Sa harap. So ito yung pag in-on mo siya, so yan yung DRL niya. Yes, sir. Maliit lang, ayan lang. So pag in-on mo siya, low beam. Sa taas, bright. Kamusta? Kamusta sa gabi? Baliwalag, pero okay kasi siya eh. Ah, pag ox light. Oh. Pag ox light, sakto na. Sakto hindi na siya masyadong ano. Kasi pag basa yung ano, kasada, basa puti talaga, hindi mo talaga kita yung ano eh. Ah, kaya pag dilaw, mas parang ano. Mm-hmm. Pero maliwalag yung stock light niya. LED yan, parehas. Pero kunwari, talagang sobrang dilim at medyo masukal yun. Kailangan mo ng aux light talaga. So yung stock tire niya is IRC. Yung brakes niya sa likod, ano siya? May ABS ba to? Wala. Ang problema walang sa kanya, ABS. Walang ABS. Pero I don't think for this motor, hindi mo kailangan ng ABS eh. Kasi off-road, di ba? Pinapatay off-road, mo rin naman. Hindi siya ganun kabilis. Sa bagay, oo. Puring siya eh. Uh-oh. Kasi siguro, cruising speed mo, nasa 70, 80. 90, mabilis ka na for this motor. Kahit siguro, immediate sudden brake, hindi naman na siguro, no? Tsaka magaan siya eh, 140 kilogram 140 siya. 140 kg, oh. Ibig sabihin, less ang chance na mag-skid yung gulong mo, either sa likod or harap. Tsaka syempre sa skill na rin ng rider, di ba? Kasi, pero yung harap, wala rin talaga. Wala din. Pero ang laki na rin ang disc niya sa harap. Mga brother, ang pogi din. Yes, 150cc kasi, pero i-compare mo siya sa ibang 150cc, halimaw siya. Malaki siya talaga. Tignan. Malapad. Tsaka ang gaang, 140. How about sa, ano niya, dito sa mga botones niya? Yung dito sa right, wala siyang kill switch. Yung ano lang. Ignition. Ignition lang. Mm-hmm. Tapos dito, pinalagay ko na sa, ano yan, para sa hazard. Ah, ito hazard. Low, high beam. Tsaka pass, ito. Passing light. Tapos, horn, turning signals. Padinig natin yung busina. Pre, medyo malakas yung busina na nalagay ko. Pinalitan mo na? Pre. Sige nga. Nakakagulat, pre. Gusto ko nga ang palitan ulit eh. Ah, malakas nga. Pang kotse. Dalawa kasi. So, ano, gusto kong tanggalin. Alam mo, isa sa mga nagustuhan ko nilagay mo dito, ito. Ano bang tawag dyan? Galing. Sinasabi na rear view mirror, pero... Pero kitang-kita mo kasi, di ba? From left to right. Tapos, di ba, sobrang pati taas eh. Tsaka, pre, pati langit eh, oh, kita mo. Oo. Ang galing. Kita mo din yung gilid niyan. Oo. Tapos minsan, pag bored ka na sa nag-ride ka, ito po siya, pogi na rider. Moing. Ayan, ito, explain natin yung dash niya. Napaka-simple. Ah, sige. Yung dash niya, unang-una sa taas. Tachometer. Tachometer. Tapos, gear indicator dito. So, kung naka-neutral siya, walang lumalabas. Dito lang sa baba. Letter N na green. Tapos, patay natin para hindi maano sa audio. Ay, wala na pala. Okay na. So, yung tachometer, speedometer. Ito yung speedometer niya. Gear indicator, 6-speed manual, no? 6-speed manual, sir. Mm-hmm. Trip A, trip B. Paano palitan yan? May time, may gas gauge. Ito, sir. Ito sa trip. Left. Ah, yung button.
total auto. Total auto niya ngayon ay nasa, ay, 1,000? 1,018? 1,018. Wow, bagong-bago pa talaga. Fresh na fresh. Tsaka itong motor na to, I think pinaka-best to if ano, gusto mo mag-touring sa lalo na sa probinsya. Kasi nung una, comfort. Hindi mo talaga ramdam yung tagtag halos. Mm-hmm. Tapos, pangalawa, tipid. Gas consumption ilan? Mga sabi 38? Sabi ni Honda, 46. Ah, 46. Pero, sa'yo? Sinubukan ko actual, lagpas na 50. Wow. Pag off-road yon. Pumunta na rin kayo sa site. Pumunta na sa off-road yon. 50 plus? Wow. Siguro pag ako gumamit, mga ano, 28. So, bigat ko. Anong weight mo, bro? 60 kilograms. Ah, 60 kg ka lang. Ako kasi mga nasa 110. So, doble kayod si CB150X sa akin. Ayan. Suspension sa likod, ito. Ayan. ProLink. Yung chain niya, siguro pag pinalitan mo to ng mas malaking sprocket, no, mas torquey siya. Yes, no? Torquey, kailangan din sa off-road. No? In exchange nun, bababa yung top speed mo. So, pero okay, okay lang. Kasi touring naman touring. Siya. Eh. Mm. Kailangan mo ng more traction, more power. Okay. Tapos papalitan mo ng gulong. Mm. May nagpalit na ba neto na ano? Actually, papalitan ko to this ng dual sport. Dual sport. Para confident ako sa off-road. Kasi pag in-off-road ko to, medyo ano eh. Nadulas. Oo, kasi ano yan eh. Road tires eh. Correct. O tara, sound check na natin to. CB150X, sound check. Kinalkal niya yan, mga brother. Explain mo muna yung kinalkal. Tinanggal ko yung partition dito. Pinalit ako ng fiber para sana mas tumahimik. Tapos yung pipe niya sa labas, hindi yung malaki. Kasi ayoko may... Sawa na ako sa maingay na motor eh. Tsaka hindi bagay sa 150cc yung maingay. So, single lang. Cylinder naman. Usual. Mid. Nice. Bomba ng konti. Nice. Maganda rin naman yung ginawa mo. Okay na okay naman yung ginawa. Thank you. Ganda ng tunog na ginawa nung sa pipe niya. Kung may tanong kayo kung anong ginawa niya sa pipe niya sa mga naka CB150X, message nyo na lang siya. Comment down below, may message natin siya. Okay, so I guess that's it, no? May na-miss pa ba tayong parts na ano? Kailangan ni-explain dito? Ito lang, lagi ako, napaka-helpful nito. Ano yan? Mag-touring. Oo. With charger. Quad so, lock. Every time nagagamit ka, yan, so charge na siya agad. Wow, so, may charging. Wow, tapos may dampener. May dampener. Para hindi masira yung mga camera and everything. So, napaka-simpleng bike, mga brother. Yan lang naman yon. Pero, napaka-useful, no? Basta alam mo kung para saan mo siya gagamitin. Para sa'yo talaga yung CB150X. So, tara, test ride natin ng konti. Ganda ng handling, pre, pero mukhang hindi na record. Chokla. Sobrang ganda ng handling. Sobrang gaang niya, pero hindi nakakatakot kahit manipis yung front tire. Basta i-counter steer mo lang siya. Just look where you want to go. Yung hatak niya okay naman eh. Pag nasanay ka na sa throttle niya, 150cc parang hindi mo na maiisip. Ang sarap laruin eh, parang laruan. Ang ganda nung ginawa mo sa pipe, ah. Talaga? Ganda ng tunog, men. Talaga? Hindi siya boring. Oh. Lalo na pag mataas yung RPM. Oo.
Tapos na-enjoy ko yung ano niya, 'di ba wala siyang ABS, for sure walang slipper clutch ganyan. Umiiyak yung gulong pag nag-downshift ka. Narinig ko nga kanina. Oo. CB150X. Gusto ko ng CB150X. Ang sarap laruin, men. May nakita ka na bang nagdagdag ng tire? Pinakapalan, gano'n? Wala pa. 120x140. Wala pa, pero hindi nila advisable kasi ano eh, dahil 150cc, baka bumigat. Ah, oo. Oo, so baka mahirap, baka ramdam mo agad yung ano. Sarap i-banking pag gano'n. Oo nga. Nice. O tara, off-road naman tayo. Ganda, tignan ng shock. CB150X. Sobrang gandang bike, mga brother. Bakit ka ba bumili nito, King? Una-una kasi ano eh, may naging bike sa akin na ano, na mag-touring. Okay. Ang unang destination namin doon sa Gada. So naisip ko, eh hindi sila naka-big bike. So lugi ako una-una kasi bibitin na ako. Pangalawa, yung consumption, kung CB600 ang gagamitin ko. So bumili ako nito. For touring talaga, kasi yun nga, ang ganda ng suspension. Sobra, as in mga brother, sobrang ganda ng suspension. Komportable ka ano, habang nag-drive. Super. Lalo pag may angkas, mas maganda yung play. Actually, yung wife ko, kapag gamit yung CB600, ayaw niya sumakay sa akin. Oo, tsaka yung tambucho nun, nasa upuan eh. Pero ito daw, Sarap. Sarap. Tsaka hindi nakakabigla yung torque niya. Pero alam mo, nag-enjoy ako masyado. Parang gusto ko. Kaysa mag ano, hindi, bala ko kasi ng ano, ano tawag doon? CRF. CRF 150L, mga ganon. Ito na lang. Diba? Pero kung kasi, mag-offroad ka, maganda din yun. Kasi maganda rin. Agile talaga yun. Tsaka pwede i-motor dyan yung pang-banking. Ito talaga, design talaga siya for touring. Sa bagay. Pero hindi mo rin masabi, man, pag pinalitan mo yan ng dual sport tires, tapos tanggalin mo yung tapalodo niya dyan sa harap. Yun. Pwede, di ba? Pwede yan. Yun. So, mga brother, again, CB150X 2022 ng nakababatang kapatid ni CB500X. Maraming salamat, King Sherohe. Thank you so much. So, yan, mga brother, if you enjoy these kinds of contents, please don't forget to like, share, and subscribe Eco Moto Vlog Facebook, YouTube, TikTok. Saan pa ba? Yun lang naman. Maraming salamat mga brother. See you on the streets. Bye.